Magandang araw mga kasenso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kayo po ba ay bakunado protektado na? Kung hindi pa, ay para sa inyo ang episode na ito. Batid po natin na ang ilan ay nag-aalangan pa rin magpabakuna. Kaya naman, magandang mga ganitong plataforma upang magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccination program dito sa Malabon. Ako man po, bago magpabakuna, ay nag-research muna at kumausap ng mga eksperto at doktor sa mga nauna nating ulat ka-asenso episodes upang madagdagan ang kaalaman tungkol dito. Ang ating pamahalang lungsod ay patuloy sa paggawa ng mga hakbang para makumbinse ang mga Malabonian na magpabakuna at upang maging maayos ang proseso nito. Kabilang sa mga isinasagawa ay ang pagbabaigting ng online information drive campaign kaugnay sa kahalagahan ng COVID-19 vaccine. Paglalagay ng karagdagang vaccination sites para maging mas accessible sa ating mga kababayan ang serbisyo. Pagbibigay ng libreng e-trike service para sa mga senior citizen na magpapabakuna. Pagsasagawa ng online kamustahan sa bakunahan at pagkikipagtulungan sa mga private sectors. Ngayong Hunyo, ay sinimulan na rin natin ang walk-in vaccination para sa lahat ng mga senior citizen kung saan ang kanilang companion na kabilang sa A3 category o may comorbidity ay maaari na rin sabay na magpabakuna. Sa pamamagitan nito, ay hindi na mahihirapan ang ating mga lolo at lola sa scheduling at mabawasan ang kanilang exposure sa virus. Samantala, para sa kaligtasan ng lahat, kami po ni Mayor Lenin Oreta ay mahigpit na nagpapaalala sa lahat na huwag tangkilikin ang mga nag-aalok o nagbebenta ng bakuna dahil patuloy naman po ang libreng pagbabakuna mula sa pamahalang lungsod. Kung meron po kayong alam na naniningil o may mga transaksyon kaugnay sa bakuna, ay ipagbigay alam niyo po ito sa ating pamahalaan. Makasama natin muli ang chairperson ng Malabon City Task Force on COVID-19 Vaccination na si Kyle Salcedo, para bigyan tayo ng pinaka-latest update tungkol sa bakuna sa ating lungsod. Magandang araw, Kyle. Maaari ka bang bumati sa ating mga ka-asenso? Sa ating pong mga ka-asenso, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang rollout ng vaccination program sa ating lungsod? Ka-asenso, ang ating pong vaccination ay hindi naman po huminto magmula po nung nagsimula tayo buwan pa lang ng Marso. In fact, hindi po tayo nahuhuli kung ikukumpara po natin sa ibang lungsod. Ayon nga po sa pinakahuling datos mula po sa national government, nakakasabay po tayo. Kung titingnan po natin yung kabuuang bilang ng mga bakunang ibinaba sa atin mula sa national government, nagagamit naman po natin ng maayos. Pero makakaasa po ang ating pong mga Malabonian at mga ka-asenso na hindi po natutulog ang ating pamahalang lungsod para po masiguro na ligtas at bakunado protektado ang bawat pamilyang Malabon. Okay. So, aprobado na ang pagbabakuna sa A4 category or Economic Essential Workers. Ano ang ating plano para sa category na ito? At sino-sino ba ang mga kabilang sa A4 category? Ang ating pong A4 category, sa totoo lang po, ay sinimplify. Pinasimple po ng IATF yung kategorya ng A4. So, ang una pong nabibilang dito ay yung pong mga nasa pribadong sektor na kinakailangan lumabas ng bahay para magtrabaho. Pangalawa po na nabibilang sa kategorya ng A4 ay yung pong mga kawani ng pamahalaan, national government, local government, government-owned corporations, at iba pang sangay ng pamahalaan. No? So, yun po yung pangalawa. At yung pangatlo naman pong kabilang sa A4 ay yung pong mga tinatawag na nasa informal sector.
So kabilang po dito halimbawa yung mga nagbebenta sa palengke, mga vendor po dyan po sa ating mga bangketa, yung pong mga may maliliit na negosyo, mga self-employed kasama din po dun sa pangatlong kategorya sa ilalim ng reform. Kaya naman po, habang hinihintay ng ating pamahalang lungsod ang pagdating ng mas maraming bakuna mula po sa national government na para po talaga sa A4, inaanyayahan po natin ang ating mga manggagawa at mga self-employed at informal sector individuals na magrehistro sa ngayon po. Para ho, oras na dumating ang bakuna, isi-schedule na lang po sila at maaari na silang pumunta sa vaccination site para po sila ay maging bakunado, protektado. Ano po ang usual challenges na ating nakikita kaugnay sa pagbabakuna at paano natin ito hinaharap? Bago ko po sagutin yung tanong na yan, Ka-Asenso, linawin ko lang po na ang mga hamon na ito ay hindi po unique sa ating lungsod. Ito po ay hamon para sa lahat ng LGU, sa lahat po ng mga bayan at lungsod sa buong bansa. At karaniwan po, ang number one pong hamon talaga ngayon para sa ating LGU ay una yung supply po ng bakuna. So habang nagsisikap ang national government na mabigyan po ang lahat ng sapat na supply, kinakailangan po talaga nating maghintay hanggang sa dumating po lahat ng nakalaan para sa ating lungsod mula po sa national government. Pangalawa pong hamon, syempre ay yung pong ating medical personnel. Alam naman po natin na although nagbabakuna po tayo ngayon, andyan pa rin po ang pandemya. Tayo po ay talagang saludo sa ating medical frontliners na habang ina-address po nila yung ating pandemya sa isolation at sa pagka-quarantine, sila rin po yung mga katuwang natin sa vaccination. Kaya medyo limitado po sa ngayon yung ating medical personnel. Pangatlo po ang hamon ay yung pong namumuong sama ng panahon ngayong tag-ulan. Alam naman po natin na kapag po tayo ay naulanan, baka magkasakit, lalo na po yung mga senior citizen natin. Napansin po natin itong mga nakarang araw na dahil po sa maulang panahon, bahagya pong apektado yung turnout ng ating pong bakunahan. At huling hamon naman po, magpahanggang ngayon po sa kasamaang palad, marami pa rin pong hindi ganoong kakumbinsido doon po sa mga pinapayagang priority eligible populations. Marahil po ay kailangan pa rin pag-ibayuhin ng ating pamahalaang lungsod ang pagbibigay ng sapat na kaalaman at impormasyon sa ating mga pamilyang Malabonian para po sila ay maging kumbinsido na dapat po nilang makuha ang bakuna sa lalong madaling panahon. Okay. So marami pa rin ang ayaw magbabakuna. Ano ang mga strategies na ginagawa ng lungsod para mas marami pang makumbinsi na magpabakuna? Napakaganda po niyang katanungan, Ka-Asenso. Unang-una po, syempre, para po maipakita natin sa ating national government na tayo po ay handa na magbakuna, ay pataasin po ang daily capacity na kung tawagin. Yung pong bilang ng mga kayang bakunahan ng city ay patuloy po nating pinatataas. Paano po? Una, patuloy po tayong nagdadagdag ng vaccination site. Papaalala ko lamang po sa ating mga manonood, Ka-Asenso. Nagsimula po tayo sa isang site noong buwan ng Marso. Ngayon po ay meron na po tayong 6 na site sa buong lungsod ng Malabon at katuwang po natin dito ang mga eskwelahan at ang mga private establishments po mula po sa ating lungsod. Pangalawa pong estratehiya para madagdagan ang ating daily capacity ay ang pagre-recruit ng mas marami pong medical personnel. Tayo po sa ngayon ay mapalad, Ka-Asenso, dahil mayroon pong mga mabubuting loob na mga frontliners mula po sa private sector na handang tumulong at kasalukuyan po nating katuwang para po mas marami ang mabakunahang Malabonian. Pangatlo din pong estratehiya para dumagdag ang ating daily capacity ay yung pong pagpapahaba ng oras na bukas po ang ating bakunahan. May mga pagkakataon po na kinailangan nating magbukas ng Sabado. Opo, ito po ay dagdag na trabaho para sa ating frontliners. Pero saludo po tayo sa kanila dahil sa kabila po noon, naunawaan po nila ang pangangailangan talaga na mas marami ang mabakunahan sa lalong madaling panahon. Pabilisin po ang mga proseso sa ating mga site. Noong una po kasi, Ka-Asenso, pawang doktor lang po ang pwedeng tumingin sa mga pasyente sa tinatawag po na screening.
Ngayon po ay nagtutulungan na po sa mismong mga site yung iba't ibang medical professional, kasama po ang mga dentista, mga midwife, mga nurse. Tumutulong po sila sa ating mga doktor para mas mabilis na ma-screen ang mga dapat bakunahan. Pangatlo pong estratehiya ay yung pong pag-i-improve. Patuloy po nating ini-improve ang ating registration process at pag-schedule. Nauunawaan ko po na marami po sa ating mga Malabonians ang gustong-gusto na po talagang mabakunahan. Kailan po ba kami matitext? Huwag po kayong mag-alala dahil patuloy po namin itong pinag-iibayo at ini-improve para po masiguro na kapag ikaw ay rehistrado, scheduled ka at mababakunahan ka. At huli po naming estratehiya ay syempre, baka po panahon na nga po para i-incentivize yung pong mga nakakapag-rehistro, yung pong mga nakatanggap ng first at second dose. Bilang pagkilala din po sa kanilang kontribusyon sa ating pong lungsod. Dahil sinabi nga po natin dati, ang pagbabakuna, hindi lamang para sa sarili, di po ba? Ito po ay para din sa ating komunidad. So, kabilang po dito, pinag-aaralan po natin magsagawa ng mga online raffle para po sa mga mapapalad na senior citizen, para po kahit paano mainganyo natin sila at ma-promote ang pagbabakuna. Pangalawa po ay ang pagpo-provide ng libreng sakay para po hindi mahirapan ng yung mga gusto pong mabakunahan papunta po sa mga vaccination site. Pangatlo naman po ay pagbibigay po siguro ng mga perks, privileges, maaring discount. Pinag-aaralan pa po, yung mga nabakunahan na ay maaari pong mabigyan ng perks and privileges sa mga local establishments po natin sa Malabon. So ilan lamang po ito sa mga kasalukuyang pinag-aaralan ng ating lungsod at sinisimulan na po bilang bahagi ng estratehiya para mas marami po ang mabakunahan sa lalong madaling panahon. Dr. Sir Kyle, isang importanteng tanong din. Ilan ang kabuuan bilang ng mga Malabonya na nabakunahan sa Malabon? Nakailang percentage na kaya tayo? Sa ngayon po, Ka-Asenso, mahigit 40,000 Malabonya na po ang ating nababakunahan. At naubos na po natin ang ibinigay po sa atin na national government. At inaasahan po natin na dahil pinayagan na ang A4, mas marami pa po ang ating mababakunahan oras na dumating po ang supply ng bakuna mula sa national government. Okay. So para sa mga interesado mo pabakuna na kabilang sa priority groups, ano ang kanilang kailangan gawin? Tuloy pa rin ba ang online registration? O maaari mo ring ibang ibahagi mula sa ating mga viewers kung saan ang lokasyon ng ating mga vaccination sites? Ka-Asenso, tulad po nung sinabi natin nung nakaraan, ano, tuloy-tuloy pa rin po ang ating online registration. Bukod po sa online registration, kung saan nakikita po ang link sa ating 100% Pusong Malabon Facebook page, makikita din po natin ang mga hard copies ng forms sa ating pong mga barangay health center. So, maaari po silang tumungo sa pinakamalapit na barangay health center. Pwede rin po silang humingi ng registration form sa ating pong mga vaccination site. So, kasalukuyan po, ang ating pong mga vaccination site ay ang Malabon Elementary School sa Barangay Hulunduhat, ang Ninoy Aquino Elementary School sa Barangay Longos, ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Barangay Tugatog, ang Potrero Elementary School sa Barangay Potrero, at dagdag po dito, ano, bukas na rin po ang ating vaccination site sa Robinson's Town Mall at sa Fisher Mall. At magandang balita po sa ating mga pamilyang Malabonian, Ka-Asenso. Dahil hindi na po natin ginagamit ang clustering. Ibig sabihin po, ang bawat pamilya Malabonyan, kahit sa ang barangay po sila galing, maaari po silang pumunta sa kanilang napupuso ang vaccination site at doon po magpabakuna. Okay. So, ano ang mensahe nyo sa mga Malabonyan kaugnay sa pagbabakuna? Sa ating pong mga Ka-Asensong nanonood ngayon sa bawat pamilyang Malabonyan, humihiling po sa inyo ang pamahalaang lungsod ng inyo pong patuloy na kooperasyon at pangunawa sa panahong ito. Hindi pa rin po natatapos ang pandemya. Gayunpaman, tuloy-tuloy naman po ang ating pagtatrabaho, pagsusumikap at ang pagbabayanihan kasama po ang iba't ibang sektor ng ating komunidad.
Makakaasa po kayo na sa pamumuno po ng ating punong lusod na si Mayor Leland Ureta at sa tulong po ng ating kaasenso na si Enzo Ureta, sinisika po natin na lahat po ng pamilyang Malabonyan ay maging bakunado, protektado laban po sa pandemya dulot ng COVID-19. Maraming salamat sa lahat ng iyong binahagi sa ating mga kaasenso, Sir Kyle. At gayon din sa ating mga health workers at staff na patuloy ang pagbibigay serbisyo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaisa niyo kami sa inyong layunin na maproteksyonan ang bawat pamilyang Malabonyan laban sa COVID-19. Sa lahat ng ating mga kasenso, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating episode ngayong araw. Sana po ay nakatulong sa inyo ang mga impormasyon na ating inilahad kaugnay sa vaccination program ng ating lungsod. Alalahanin po natin ang kaligtasan ng bawat pamilyang Malabonyan ay nasa ating mga kamay. Bukod sa pag-iingat at pagsunod sa health and safety protocols, sana po ay makonsider nyo rin ang pagbabakuna. Ito po ay pagpapakita ng malasakit hindi lang sa ating mga sarili, kundi pati sa ating kapwa. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na linggo para sa iba pang mahalagang updates tungkol sa mga programs and activities dito sa ating lungsod. Lagi po nating tandaan, basta't sama-sama, tulong-tulong, kaya nating ituloy ang pag-asenso. Muli, ako po si Ka-asenso, Enzo Ureta. Stay safe and healthy, mga ka-asenso.